Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinibak ng National Bureau of Investigation o NBI ang hepe ng Security Management Section nito dahil sa paglabas ng kulungan ng isang high-profile detainee. Natuklasan ito kasunod ng pagkakaaresto sa isang Jose Adrian Jad Dera sa NBI compound madaling araw ng Miyerkules, June 21. Si Dera ay nakapiit sa NBI detention dahil sa kasong murder at co-accused sa drug cases laban kay dating Senator Laila De Lima. Isa rin umano ito sa bagman ni Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa ulat naman ng GMA News, nakapag-joyride pa si Dera sa Tagaytay kasama ang girlfriend noong Linggo, June 18. Pinaiimbisigahan na ng Department of Justice o DOJ ang pangyayari at inaalam na rin kung sino ang nasa likod ng pagpayag na makalabas ng NBI ang detainee. Humingi ng paumanhin sa publiko ang airline company na Cebu Pacific sa mga naapektuhan ng aberya sa kanilang mga biyahe. Sa joint hearing ng Senate Committee on Tourism and Public Services, sinabi ni Cebu Pacific Chief Commercial Officer Alexander Lau na alam nila ang hirap na pinagdadaanan ng mga pasaherong nakaranas ng flight delays at cancellations, kaya patuloy nilang ginagawa ng paraan upang hindi maulit ang ganitong mga pangyayari. Ang pagdinig ay isinulong ni Senator Nancy Binay dahil sa kaliwat ka ng reklamo mula sa mga pasahero ng airline company gaya ng offloading, overbooking at delayed flights. Kaugnay nito, humingi rin ng paumanhin ang flag carrier na Philippine Airlines dahil apektado rin sila ng global supply shortage na nararanasan ng Cebu Pacific. Muling sumiklab ang sagupaan sa ilang lugar sa Sudan kasabay ng pagtatapos ng tatlong araw na tigil putukan. Ayon sa ulat, umalingaw-ngaw ang mga putok at pagsabog sa Khartoum, Bari at Omdurman. Nabuo ang 72-hour ceasefire sa tulong ng Estados Unidos at Saudi Arabia, bagamat kapwa nag-aakusa ang Sudanese Armed Forces at paramilitary group na Rapid Support Forces ng paglabag sa kasunduan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.